i-share kung paano nila ma-achieve yung goal nila. Like, for example, meron tayong slimming coffee. Diba? Paano kaya nila ma-achieve yung pagda-diet? Kung ikaw mismo, wala kang maibigay, kailangan kang magbigay ng tip. Kahit at least 5 tips man lang. Like, for example, if yung prime shift coffee, pag na-explain mo na siya, nasabihan mo na, bigyan mo rin ng konting tip. Kung wala ka, mag-search ka. Ang dami sa Google, sa YouTube. You have to, sabi nga nila, you have to learn first before you earn. And yun po, number, ang kailangan din po is kung paano yung mag-invite. Paano kaya makapag-invite kung sarili mo hindi mo maimbitahan? Maimbitahan sa pagiging learning. Meron nang nagtuturo sa'yo. Anong mali? Ikaw ang mali. Hindi mo ina-absorb lahat ng mga sinasabi ng mentor sa'yo. Sa akin kasi, may mentor ka na. May mentor na ako, diba? Magaling siya. Kung magaling si mentor, kailangan mo rin galingan. Kasi kung hindi ka magiging magaling or makaka-absorb kung anong sinasabi niya, wala kang resulta. Kailangan mong mag-aral, kailangan mong aralin kung paano mo i-market ang iyong sarili or yung products mismo. And panghuli, kailangan mo mag-review, i-review mo lahat ng mga ginawa mo, i-review mo yung FB page mo, anong mali sa FB page mo, bakit walang nagko-comment, walang nagsasabi, walang nagla-like ni isa sa post mo. And magtanong ka rin kung anong mali sa mga teammates mo para matulungan ka rin nila. So, yun po ang ginagawa ko lagi sa kung paano ako bago mag-post ng sa mga Facebook, YouTube, wala pa ako. So, gagawa pa ako ng YouTube. Meron na akong Instagram dati, pero hindi ko pa ginagawa ngayon. Nag-focus muna ako sa Facebook. Sa FB, ano naman? FB posting. Kailangan ng disiplina. Hindi yung pag may nakita ka sa page ng Unified or ng ibang company, eh, kukopyahin mo agad-agad. Huwag ganon. Yes, we can always copy and paste, but you have to have your own wordings, your uniqueness from that post. Pag sinabi sa'yo, wow, ang galing! Hindi dapat ganon. Kailangan mong mas galingan kesa dun sa pinost niya. Kasi, maganda nga ang copy and paste, pero pag yan nabasa na ng iba sa ibang page at kinopya mo, always have at least 2 words para ibahin yung post na yun. Kasi, it's different to be unique. Yes, it's different to be unique. Yun po yun. And sa atin po sa network marketing, hindi po yung alam mo lang kung anong gagawin mo, yun lang. Kailangan po, sabi ko kanina, mag-learning. You have to search. You have to search what is marketing all about. What is attraction marketing all about. What is networking all about. Madami na pong search engines sa Google, sa YouTube. Kahit free po siya, marami kang ma-absorb. Nasa iyo na po kung paano mo siya i-absorb sa sarili mo. Ang dami, promise. Ang dami kong na-search kung paano yung mag-attraction marketing. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Paano yung prospecting, paano yung inviting, paano yung time management. Kailangan mo pong isa-isahin yan kasi kung hindi mo aaralin ang bawat salitang yan, kahit 1 year, 2 years, 3 years sa networking ka, hindi ito mababago. Kailangan mong, ito yung comfort zone, di ba? Comfort zone. Close siya. You have to open it. You have to learn more. You have to expand more para po maging
maganda yung resulta. Hindi yung nandito ka lang, nandito ka na lang, kailangan mo pong i-open. I-open up mo lahat. In a nice way, not in a negative way. You have to be positive always and put God first. Put God first in everything that you do. And last thing na pag-aralan ko po, you have to be smart rather than to be hard. You have to be smart, working smarter than working harder. Ayun po. Para sa akin po yun, ha. Yung para sa inyo po, ito po is mga konting tips lamang kung paano kayo makaka-prospect in just few weeks or few months. Paano magre-reply sa iyo yung mga prospects ninyo. Nasa inyo na rin po, yun. I'm just giving you a small tip amount of how I am doing mine. And sana po nakatulong ako with regards to kung ano po yung goal ninyo for this month. Mas maganda po kung isulat nyo po lahat. Kailangan lang po sa time management talaga. Prospecting, inviting, pag na-invite mo na siya, follow up. Pag na-follow up mo, kailangan mo rin i-close yung deal. Huwag niyo pong kalimutan palaging mag-follow up. Kasi yung mga iba kasi nakakalimutan after 3 days kung ano nang napag-usapan ninyo. Yun lamang po. And this is me again, Franchise Consultant of Business. I'm sorry, Franchise Consultant of Unified Products and Services. Good morning.